nga mga mare, at binisita uli natin ang ating mga alagang hayo, pabo, manok sa ating backyard. O ayan na nga, October 25 binisita, ang last time ay last week, so mga 1 week na rin ang lumipas. Masisigla ang mga pabo, nabigyan na namin sila ng probiotics. Kasi nga ay malakas na silang kumain. So, bumili kami ng probiotics mula sa Classic at tingnan natin kung ano ang magiging epekto sa kanila. Ayan, nag-aanap sila ng makakain kasi naandyan nga at nagbibideo. Kala nila o magkakaroon sila ng pagkain. Eh, bakit naman may bata doong open door pa? Ayan ang ating sisiw. Isang linggo na siya at sadly namataya na tayo ng 5 sisiw dahil sa sila'y gininaw, kaya ngayon dadagdagan natin sila ng ilaw. O siya, kayo naman ay magpalakas, nabigyan na namin kayo ng probiotics, kailangan niyong dumami dahil pararamihin talaga ang ating popo sa inyo para tayo makatulong sa supply ng pagkain sa ating bansa. So ayan, para din naman tayo kumita, di ba ga? Malapit na ang Pasko at bagong taon, kaya kayo'y magpalaki dahil kayo ay lilitsunin. Ayan ang mga pabo, o nginangat-ngat ang base ng saging, puno ng saging. Sa susunod, tutumba na yan. Mahilig sila talaga sa saging, o. Tinutuka nila ang mga saging. Ayan. O, ayan. Kuruk-kuruk-kuruk. Ang manok nag-iintay ng saboy ng kain. Sige, dumating na rin ang mga patuka. Meron na rin kaming Integra 2000 para sa starter ng mga pabo at ng sisiw. Kasi ang sisiw ay magdadalawang linggo na sa darating na mga araw. So pag sila ay 2 weeks old na, pwede na sila sa starter. Tapos after that 2 weeks, mag-finisher na kami hanggang sa sila ay tumaba at harinawa ay magsitaba sila para naman kami ay makapagdagdag pa ng ilang heads ng ating mga sisiw. At ang plano nga po ng inyong lola ay magdagdag ng 100 heads sa darating na katapusan para naman madami-dami ito. Pero syempre, uunahin natin ang magandang kulungan kasi etong 50 heads na ito ay biglaan, pati itong 14 na pabo na ating kinuha, na 10 ay babae, 4 ang lalaki, biglaan namin yung kinuha. Kaya kami ay basta na lamang nakapag-alaga ng mga pabo at sisiw, pati yung kambing. Pero maigi na rin dahil nagnapukaw ang aking damdamin sa pag-aalaga, mag-livestock. Kasi noon ko pa naman gusto, dangan nga lamang at wala ako dyan. Pero ngayon, ang kapatid ko ay magtutulungan kami para maparami ang mga hayop na ito. Dito na lang!